Good day sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng boche or sesame ball. Ito po ang ating mga ingredients na ating gagamitin. Meron tayong 3 cups na glutinous rice flour. Sugar, 1 half cup. Sesame seeds, 1 cup, 1 half teaspoon ng asin. Rice flour, at ito ang ating ipapalaman, ang aking homemade gabi halaya. Meron po ako nitong video, kung gusto nyo mapanood, bisitahin nyo ang aking channel. At ilalagay ko sa description box ang link ng video ng paggawa ng gabi halaya. At meron tayong tubig na 1½ cup. Iinitin natin yan bago natin ihalo sa ating gagawing dough ng ating boche. Kumuha tayo ng malinis na lalagyan. Ilagay na natin ang ating malagkit na giniling. Ang giniling na hari ng bigas. Ilagay natin ang ating sugar. At ating haluin bago natin ilagay ang ating maligamgam na tubig. At ating ilagay ang ating maligamgam na tubig. Maligamgam lang na tubig ang ating ilalagay. Huwag nating pakukuluin ang ating tubig. Hinalo ko na sa tubig ang asin para matunaw siya. At haluin na natin. At pwede na natin tong haluin ang ating mga kamay. Tapos muna tayo ng ating kamay bago tayo magmasa. Ayan, pag ganito na ang ating dough, yan, para na siyang clay, pwede na nating bilog-bilugin. At kung ang inyong tubig ay kulang, magdagdag kayo ng paunti-unti. Paunti-unti lang. At ang ating harina naman ay hindi pare-pareha. Sip-sip ng tubig. Kaya, kayo na lang mag-a-adjust ng inyong dough kung kulang o sobra. Kung masyadong malagkit ang inyong dough, maglagay kayo ng paunti-unti lang na glutinous flour. Unti-unti lang pag nag- a-adjust ng timpla para makuha nyo ang tamang timpla ng inyong dough. At kung pambenta ang inyong gagawing boche, kailangan timbangin nyo siya para pare-parehas ang laki at alam ninyo kung may kikitain kayo. At itong aking boche na to na gagawin ay aking pambenta kaya aking titimbangin. Titimbangin ko siya ng 40 grams ang bawat isa. Ayan, nakagawa tayo ng 19 pieces na ang timbang natin ay 40 grams ang bawat isa. Ito ang ating gagawing palaman at ito ay aking tinimbang para pare-parehas ang laki niya. Timbang ko nito ay 15 grams. Bilugin natin, ganyan. Yan. Pag nag-dry na ang ating dough, kasi ang bigas na giniling ay madali siyang mag-dry, kaya kukuha tayo ng konting tubig at ating lalagyan ng konti, yan ganyan. Kasi nagbibiyak-biyak yan dyan kung kulang siya sa tubig. Yan, lagyan lang natin ng konti. Sausaw natin yung ating mga kamay. Yan. At ilagay na natin. Yan, ganyan lang. Yan, ganyan. At bilugin na natin. Yan. At pagkatapos natin siya lagyan ng palaman, lalagyan naman natin siya ng sesame seeds
bago natin siya ipagulong sa sesame seeds, ay ibuntog muna natin siya ng mabilisan sa tubig. Yan, ganyan. Bago natin ilagay sa sesame seeds. O kaya naman, yung kamay natin ang lalagyan natin ng tubig. Yan, ganyan. Dampi-dampi lang. Yan. Kasi guys, kung hindi natin yan babasain, habang niluluto natin yan, nalalaglag ang mga sesame seeds. At eto na po ang ating boche. Nalagyan na natin ng sesame seeds at atin ng piprituhin. At nag-init na tayo ng ating langis or vegetable oil. At lutuin natin siya sa low heat. Para malaman natin na mainit na ang ating langis, wisikan natin ng konting tubig. Ayan. Pag tumigil siya ng pagtitik, ibig sabihin, mainit na siya, pwede na natin isalang ang ating lulutuin. Ayan, tumigil na ang pagpitik. At ating isalang ang ating lulutuin butse. Hindi natin siya pupunuin kasi mamaya pag maluluto na siya, mag-i-expand siya. Kaya lalagyan natin ng allowance ang ating kawali. Lulutuin natin siya hanggang mag-golden brown. At kung medyo toasted ang ating lulutuing butse, mas masarap. Kaya lutuin natin siya sa low heat lang para lutong-luto pati kanyang loob. At babantay-bantayan natin ang ating niluluto dahil madali siyang masunog. At atin siyang babalik-balik na rin. Ayan, pag ganyan na, golden brown na siya, pwede na natin siyang ahunin. At eto na po ang ating sesame ball. Ang ating boche. Luto na siya. At atin na siyang titikman. Ang sarap po ng ating boche. Tama-tama lang ang kanyang tamis. At ang sarap ng kanyang peeling. Pwede na po kayong gumawa ng sarili ninyong boche at gawin ninyong business o pagkain ng pampamilya. Yan, malaki po ang kinikita ko dyan sa pagbebenta ng sesame ball na yan. At napakasarap po ng aking palaman. Gabi, halaya. Ayan, depende sa inyo kung anong gusto nyo gawing palaman. Pwedeng red bean,
kung ano ang type ninyo. Ayan, binibenta ko po yan ng 15 pesos ang isa dito sa bansang Brunei. Ayan, napakasarap. Mmm. Ang lutong niya. Gustong-gusto yan ng aking mga customer. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng aking video. At kung bago lang kayo sa aking channel, pwede nyo ako i-subscribe at pindutin ang notification bell sa ibaba para lagi kayong updated sa mga pagkaing pang negosyo. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye! Mmm, yum yum yum.